at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo po kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan din siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino
at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangang ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pumumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balong. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos.
Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Hodeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ang simbahan po ng Quiapo Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagkapari ng ating rektor at parish priest, si Father Jun Sescon, ngayon ang kanyang 25th sacerdotal anniversary. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ni Father Jun sa ating simbahan. Kaya mamaya po, alas 12:15, ay gaganapin ang kanyang misa, pasasalamat kasama ang kanyang mga kabatch, jubilarians, at maraming mga pari, obispo, at syempre, mas marami ang mga tao. Alam ho ninyo, nung kami ay naging pari, ang sabi ng isang matandang pari sa akin, pag anniversary ng iyong ordinasyon, mag-celebrate ka kasama ang mga tao. Sapagkat kayo, tayo ay naging pari galing sa mga tao at para sa mga tao. Celebrate the priesthood with the people. Ha? Kaya mamaya sigurado mas marami ang mga tao, mga laiko, na makikisimba. Sapagkat ang aming pagkapari ay galing sa Diyos para sa mga tao. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig ho natin yung mga requirements, qualifications para sa mga maglilingkod sa simbahan. Yung unang linya pa lang ng sulat ni Pablo kay Timoteo, medyo mabigat na. Ang mga tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Ang hirap. Walang kapintasan. Sigurado ako, sasabihin ninyo, parang wala pa akong nakikitang paring walang kapintasan. Bilang isang lingkod, ito yung dapat na pinagsisikapan natin. Tandaan natin, walang perpektong tao ang tinawag ng Diyos. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng simbahan, yung mga alagad, yung mga unang Santo Papa, kasunod ni San Pedro, ang mga naging leaders natin, walang perpekto. Pero ano ang hinahangad ng Diyos bilang mga tinawag, bilang mga hinirang na lingkod? Magsikap man lamang na malampasan, mahigitan natin ang mga kakulangan, ang mga kapintasan natin bilang tao. Ang word ay perseverance. Nung kayo ay mga may asawa dito, pag ako magkakasal, yan ang lagi kong tinatanong. Tinatanong ko yung babae, anong nagustuhan mo sa kanya? Sabi ng babae, kakasal, sabi ko, alam mo, ikakasal ko na kayo, wala kang maalala na maganda sa mapapangasawa mo. Sabi ko, siyempre, hindi naman perfecto mapapangasawa mo. Ano naman yung hindi mo masyado nagugustuhan sa kanya? Naku, Father, maintindihan ng ulo niyan, tamad yan, late lagi sa mga date namin yan. Sabi ko, kita mo na yan. Pagdating sa kapintasan, ang dami mo na sasabi. At pag nagtatanong ako, bakit gusto niyo na magpakasal? Anong sagot? Yung matandang sagot? Kasi po, gusto na namin lumagay sa tahimik. Yung mga nag-asawa, tumahimik ba nung nag-asawa kayo? O tumatawa kayo? Sabi nung isa, kung pwede nga lang hong ibalik eh.
walang perpektong tao. Kung bago kayo ikasal, marami ka na nakitang kapintasan, sigurado ako, pagtapos ng ilang taon, mas marami ka pang nakita. Ganon din sa aming mga pari. Hindi magic ang kamay ng obispo nung naging pari kami. Na pagkatapos na kami maordinahan, wala na kaming kapintasan, hindi po. Tandaan natin, ang grasya ng Diyos ang siyang magiging dahilan para malampasan natin ang ating mga kapintasan. Kaya napakahalaga ng buhay panalangin, hindi lang sa aming mga pari, sa ating lahat. Pag nahihirapan na tayong makita ang kabutihan ng ibang tao, dagdagan mo ang pagdarasal mo. Kapag pinanghihinaan ka na ng loob dahil ikaw ay pinipintasan ng mga tao, dagdagan mo ang dasal mo. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang magiging dahilan para magpatuloy pa rin tayong magsikap na maging matapat, maging mabuti sa kabila ng ating mga kapintasan. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo, kung paano dumating si Kristo sa buhay ng maraming tao at sinabi ng mga tao, dumalaw ang Diyos sa atin. Pagdasal niyo po kaming mga pari, na sana sa kabila ng aming mga kakulangan, kapintasan, maramdaman niyo rin na dinadalaw pa rin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng aming abang paglilingkod. At tayong lahat bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagang Kristiyano, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, bilang mga taong nagsisikap maging mabuting tao, araw-araw, ihingin natin sa Diyos, ipakiusap natin sa Diyos, na sana, sa kabila ng ating mga kakulangan at kapintasan, huwag tayong panghinaan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo, hindi tayo mawawalan siguro ng kapintasan, ng kahinaan. Pero ang mahalaga sa bawat pagkakadapa at pagkakamali, bumabalik tayo at nagsisisi at naniniwala na walang hindi kayang gawin ng Diyos. Huwag kang matakot at madamot. Tawagin ka man ng Diyos sa paglilingkod, ito ang lagi mong tatandaan. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan, puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas, ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo.
Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa pagkapari ngayon, lalong-lalo na ang ating rektor, Reverend Father June Sescon Jr., upang sila ay patuloy na bigyan ng Panginoon ng mabuting kalooban, malusog na kalusugan, at nawa sila ay patnubayan lagi ng Panginoon sa isang tapat at buhay na paglilingkod para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ama naming maawain, gabayan mo po kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo pong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala at galang nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Lord, I
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat ng paulit-ulit hindi lang sa pagsisimba po ninyo, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office nyo lamang ibibigay. Yan po ang ginagamit natin sa pagtulong din sa mga may sakit na humihingi ng panggamot, sa mga estudyante at iba pang mga gawain at programa. Yung pong ating in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig doon po sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating relief office at social service. Yan po ay binibigay natin hindi lang pag may kalamidad, kundi sa bawat tawag ng pagtulong para sa mga higit na nangangailangan. Salamat, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, maral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.